sumangin sa San Sinuko. Siya'y muling nabuhay, tunay na malulubos. Sama po natin sa ating mga panalangin ang pasasalamat nila Doktora Ana Marie Malabanan and family, Charito and Corgi Bernardo, Rodolfo and Maria Elena Sayo and family, Johnny and Yoli Texon and family, Trinidad Castro and family, Nancy Pelobello, Rosario Luca Lucena, Merwin and Mary Nell Sulit, Franny and Jane Cruz and family, James Paul Tan, Reyes family, and Labios family. Para sa mabilisang pagaling ni Alfredo Gamboa,
John L. Robles, J. Mark Ronquillo, at para sa natatanging kahilingan nila Merwin and Marinel Sulin, Martin Paulo Lucas, Mark Joseph Manuson, C.K. and Tria Panganiban, John Segred and Mary Jane Cruz, Frontliners Treasurer's Office, Raquel Natividan, Jennifer Natividan, Jocelyn Reyes, Benedict and Maria Catherine Centeno, Lillian Centeno, at para sa ligtas na paglalakbay ni Ferdinand and Arlene Bonifacio, para sa nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan na sina Roberto Galang, Cham Gamaklang, Doctora Marchesa Santa Maria, Jocelyn Reyes, Jan Philip Lawrence Reyes, Susan Pascual, Jan Michael Gonzalez, Danica May Danca, Renzi Gonzalez, at para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ni Libisha Puse, Paul Dalin, Jeline Rosalinda Isaac, Sinaida Yolanda Renato, Mylene Virginia, Yupoldo Felisa Mauro Rosario, Caridad Remedios Luis Jr., Joseph Michael Rodelio Loreta Conrado Jr., Antonio Corazon Jose Jr., Mario Estelita Remillo, Danila Abelino Hermoenes, Roberto Restituto Natividad, Pedro Oscar Beltran, Celerina Noli Nelda, Cielo Biato, Jose Belen Paulina Tomas, Remedios Felicidad, Nicanor Aurora Marcelino, Jose Sinaida Dominica, Edgardo Lerida Feliz Pelancita, Austin Pius Marciano Sr., Monica Rodrigo Restituto Anchenza, Rolando Rafael Pilisa Crisanto Rosario, at mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na po'y walang nakaalala. Ang mangunguna sa ating banal na pagdiriwang ay si Reverendo Padre Domingo M. Salonga. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kahayayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay nasa Lunes sa ikalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Sa panahon ng Pasko ng Pagkabuhay, ang unang pagbasa ay parating hango sa aklat ng mga gawa na ipinahayag sa atin kung paanong namuhay ang unang sambayan ng Kristiyano. Ihanda natin ngayon ang ating mga sarili sa banal na pagdiriwang nating isasagawa sa pamamagitan ng paghingi muna sa Panginoon ng tulong at awa. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayong lahat
tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan, sa ngalan mong Ama naming banal. Sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong espiritong sa amin kumukupkop upang sa lupaing ipinangako kami makapasok. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pakinggan at pagnilayan ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nang mapalaya na sina Pedro at Juan, sila'y nagpunta sa mga kasamahan nila at ibinalita ang sinabi ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan. Nang marinig ito, sama-sama silang nanalangin sa Diyos. Sinabi nila, "Kayo po ang lumikha ng langit, ng lupa, ng dagat, at ng lahat ng nasa mga ito. Kayo po ang nagsalita sa pamamagitan ng aming nunong si David na inyong lingkod nang sabihin niya sa patnubay ng Espiritu Santo. Bakit galit na galit ang mga hintil at ang mga tao'y nagbabalak na walang kabuluhan, nahahandang lumaban ang mga hari sa lupa, at nagtitipon ang mga pinuno laban sa Panginoon at sa kanyang hinirang. Nagkatipon sa lungsod na ito sina Herodes at Poncio Pilato, kasama ang mga hintil at ang buong Israel, laban sa iyong banal na lingkod na si Jesus, ang iyong hinirang. Isinagawa nila ang lahat ng bagay na dapat mangyari na itinakda mo noon pa. At ngayon, Panginoon, pinagbabantaan nila kami. Tulungan mo ang iyong mga alipin na maipangaral ng buong tapang ang iyong salita. Iunat mo ang iyong kamay upang magpagaling at loobin mo na sa pangalan ng iyong banal na lingkod na si Jesus ay makagawa kami ng mga kababalaghan." Pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang pinagtitipunan nila. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Mapalad ang may tiwala sa Panginoong dakila. Mapalad ang may tiwala sa Panginoong dakila. Bakit nagbabalak itong mga bansa na sila'y mag-alsa? Anong kabuluhan ng lahat ng itong binabalak nila? Mga hari nila ay naghihimagsik at nagkakaisa na ang Panginoon at ang kanyang hinirang ay bakahin nila. Pagsikapan nating tayo at lumaya sa pagkaalipin at ating igupo ang pamahalaang sumakop sa atin. Mapalad ang may tiwala sa Panginoong dakila. Sa trono ng langit, nagtawa ang puon ng iyo'y sabihin, at sila'y kinutya sa kanilang balak na mahirap gawin. Sa galit ng Diyos, sila'y buong bagsik na pinangusapan. Sa tindi ng puot, yaong mga hari ay nahintakutan. At tungkol sa akin ay kanyang sinabi, "Sa bundok kong mahal, sa tuktok ng Siyon, aking iniluklok ang haring marangal." Mapalad ang may tiwala sa Panginoong dakila. Ganito ang sabi ng lingkod ng puon na hari ng Siyon, "Aking ihahayag ang ipinag-utos nitong Panginoon. Ikaw ang anak kong pinakamamahal at magmula ngayon, ako namang ito ang giliw mong ama sa habang panahon. Hingin mo sa akin ang lahat ng bansa at ibibigay ko. Ano mang narito sa buong daigdig ay magiging iyo.
pamahalaan mo ng kamay na bakal ang lahat ng ito. Tulad ng palayok, durugin mo sila sa mga kamay mo. Mapalad ang may tiwala sa Panginoong dakila. Alleluia, alleluia, wikain mo kung nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. May isang Pariseo at pinuno ng mga Hudyo na nagngangalang Nicodemo. Isang gabi, siya'y nagsadya kay Jesus. Rabi, sabi niya, nalalaman po namin kayo isang gurong mula sa Diyos, sapagkat walang makagagawa na mga kababalaghang ginagawa ninyo malibang sumasa kaniya ang Diyos. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Papaano pong maipanganak na muli ang isang tao kung matanda na siya? Makapapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak uli? Tanong ni Nicodemo. Sinasabi ko sa inyo, ani Jesus, maliban na ang tao'y ipanganak sa tubig at sa espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo. Lahat ay kinakailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saang ibig at naririnig ninyo ang ugong nito, ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggagaling at kung saan paroroon. Gayun din ang bawat ipanganak sa Espiritu. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, sa mga usapan ay sinasabing mayroon dalawang paksa na dapat iwasan. At ito ay ang hinggil sa relihiyon at sa politika. Sapagkat sa mga usapan, kapag ang relihiyon ang pinag-usapan na nga, madalas ito'y nagbubunga ng pagtatalo at ang mga nag-uusap ay nagkaroon na ng saradong isip at puso, kaya't hindi makikita ang katotohanan. Gayun din naman, kung politika ang pag-uusapan at ang mga nag-uusap ay mayroon ng kanyang kani-kanyang posisyon, kani-kanyang katapatan sa isang tao at hindi katapatan sa bayan. Tunay itong magbubunga ng di pagkakaunawaan at kagalitan. Ngunit kung pag-uusapan ang relihiyon sa liwanag ng pagpapahayag ng katotohanan, ito'y mabuti sapagkat ito'y mag-aakay sa tao patungo sa katotohanan na mayroong isang Diyos na nag-alay ng kanyang buhay para mabalik ang nasirang ugnayan ng Diyos at ng tao. Na ang Diyos na ito ay nagkatawang tao at ipinakita sa atin ang kahulugan ng pagiging tao. Sa ganitong liwanag ay maunawaan natin ang mga pagbasa ngayon. Sapagkat sa unang sambayan ng Kristiyano, ang unang simbahan na isinilang sa tagiliran ng ating Panginoong Hesukristo na kapako sa krus. Ito ay isang pagpapahayag ng katotohanan ng buhay ng tao dito sa mundo at kanyang pagtahak sa landas ng buhay
patungo sa tunay na kaganapan ng ating buhay. Ang Panginoong Hesukristo na Diyos na totoo at tao rin namang totoo ay tunay na nagbigay sa atin ng liwanag at biyayang kinakailangan upang makita natin ang kahulugan ng buhay dito sa lupa at sa kabila. Kaya nga mga kapatid, sa ating panahon ngayon ay makikita natin na ang ating pananampalatayang Kristiyano at Katoliko ay tumutugon sa mga malalalim na katanungan natin sa ating puso at buhay. Ano ba ang sasapitin natin sa nangyayari ngayon? Ano ang magiging kinabukasan ng bawat isa sa atin? Kaya makikita natin, tayo ay dapat tumugon sa panawagan ng mga Santo Papa sa makabagong panahon, ng tinatawag na New Evangelization, na makita na tunay nga ang ating pananampalataya ay isang magandang balita, isang mabuting balita na makapagbibigay sa atin ng liwanag kung saan tayo patutungo at kung ano ang kahulugan ng ating buhay sa hirap at ginhawa, sa karamdaman at kalusugan, sa paghihikahos at kasaganaan. Kaya mayroong isang obispo ang nagsalita ng ganito, na kung tayo'y magpapahayag ng mabuting balita, tatlong bagay ang dapat nating tandaan. Una, ang sinabi niya ay, imitation before adoration. Na ibig sabihin, sundin ang halimbawa ng Panginoon. Tunay itong isa buhay para ikaw ay tunay na makasamba. Conversion before celebration. Kaya mapapansin natin, sa pagdiriwang ng banal na misa, nauna ang Panginoon, maawa ka bago ang Alleluia. Humihingi muna tayo ng patawad. Humihingi muna tayo ng lakas at biyayang kinakailangan upang magkaroon ng pagpapanibago ang ating buhay. Kaya nga nabanggit sa isang congress para sa mga basilica rectors, any devotion without conversion is corruption. Sa Tagalog, kapag sinabi natin, anumang debosyon na walang pagbabalik loob ay pakitang tao lamang. At ikatlo, listening before proclaiming. Kaya dapat matuto munang makinig sa salita ng Diyos, makinig sa katahimikan ng pagkilos ng Diyos sa ating buhay upang mapahayag natin ang mabuting balita. Makaniig natin siya, sapagkat hindi mo mapapahayag ang mabuting balita sa salita at gawa kung ang Diyos na ipinahayag mo'y hindi mo nakatagpo at hindi mo kakilala. Nawa sa ating pagdiriwang ng banal na misa ngayon ay makita natin ang kahulugan ng binyag na tinanggap natin, sapagkat ang binyag na ito ay nagbigay sa atin ng liwanag at matibay na paninindigan upang isabuhay ang ating pananampalataya. Bakit? Sapagkat sa binyag, tayo ay sinilang na muli, naging anak ng Diyos. Amen. Panalangin ng bayan, sa pamamagitan ng ating binyag, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ay naging mga anak ng Diyos. Bilang mga tagapagmanang kasama ni Kristo, makalalapit tayo sa ating Ama ng may pagtitiwala. Ating itutugon, Ama, dinggin mo ang iyong mga anak. Ama, dinggin mo ang iyong mga anak. Ang simbahan sa lupa, naway mabuklod upang maging salamin ng ganap na pagkakaisa ng Santatlo, ang kaisahan ng pag-ibig ng Diyos
Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang iyong mga anak. Ang mga binyagang Kristiyano naway lumago sa kanilang pamumuhay bilang Kristiyano. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang iyong mga anak. Ang mga alipin ng takot naway maging malaya bilang mga anak ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang iyong mga anak. Ang mga walang pananampalataya, naway sikapin nating mahikayat sa pananampalataya at pagpapabinyag. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang iyong mga anak. Ang mga kapatid nating namayapa, naway muling mabuhay sa kaluwalhatian ng banal na Santatlo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang iyong mga anak. Tahimik natin ipahayag ngayon sa Panginoon ang iba pa nating mga natatanging panalangin sa misang ito. Ama naming nasa langit, sa aming pag-aalay ng mga panalangin, loobin mong makaisa kami ng Espiritu na nananahan sa iyong mga anak at kay Kristo na iyong anak at aming tagapagligtas at Panginoon na nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo, at aalang na nagmula sa isang tangkay na ubas, inumin nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating mga alay na alak at tinapay na mga sagisig ng ating buhay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang maalay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang kung di tumubo pa na mga kaloob mong walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubo sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa na maanghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngala ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal lang mga kaloob na ito upang para sa amin
ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo, bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon at inabot sa kanyang maalagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipahayag natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis ng kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kayo magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Dennis na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ng kanyang kabyak ng puso, si San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, "Humingi kayo at kayo ibibigyan. Humanap kayo at kayo makakasumpo. Kumato kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo." Sa bisa ng pangakong ito, sama-sama tayong manalangin sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at hiyadya mo kami sa lahat ng masama. Amin. Ama, hinihiling namin iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen.
O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at sinasabi mo ngayon sa amin, kapayapaan ang niiwan ko sa inyo, ipinagkakaloob ko sa inyo aking kapayapaan. Tunghayan mo sana ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Nabubuhay ka't nagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumain yung lahat. At sumayo rin. Magbatian tayo ngayon paghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalay sa mga kasalanang sandibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalay sa mga kasalanang sandibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanang sanibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang ating Panginoong Hesukristo. Siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Mapalad tayo ngayong inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako. Espiritual na komunyon. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumulik ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabagang narito ka niya, at inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging ng pangmagpakailanman. Ipagkaloob mong kami malwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayong lahat ng mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naiyalay na natin ang banal na misa, humayo tayong taglayan liwanag at biyaya ng Panginoon. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Magalak na ang lubos, ang buong sambayanan.
bumangit sa sansinukong siya'y muling nabuhay.